sa mapagpalang umaga po sa bawat isa. Tayo po ay mag-aaral ng salita ng Diyos sa umagang ito. Pero bago po yun, tayo po muna ay awit ng isang awitin para sa Panginoon. Sabi po doon, I'll obey and serve you. I'll obey because I love you. And I'll obey, my life is in your hands. Kaya awit tayo sa Panginoon. I'll obey and serve you. Even if it costs us everything, Lord, patuloy kaming susunod sa inyo, Panginoon. Kahit na merong pagtitiis, Panginoon, merong paghihirap, Panginoon, sa mga panalangin namin na hindi agad natutugunan, Panginoon, sa inyong kalooban, Panginoon. Patuloy kaming susunod sa inyo, Panginoon. Nagiging kabahagi kami, Panginoon, ng inyong paghihirap. Maraming salamat sa inyo sa umagang ito, Panginoon. Inyong pagsama, Panginoon, pagpapala na nanggagaling sa inyo, Panginoon, aming hinihiling. Salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong papuri at pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po mag-aral ng salita ng Diyos. Tayo po tutungo sa Revelation chapter 1, verse 9. Pahayag, chapter 1, verse 9. Sabi po dito, ako si Juan na kapatid nyo at kasama sa paghihirap, paghahari at pagtitiis dahil tayo ay na kay Kristo. Dahil tayo ay na kay Jesus. Itinapon ako sa isla ng Patmos dahil sa pangaral ko ng salita ng Diyos at ng katotohanang itinuro ni Jesus. Babasahin ko po sa NIV version, I, John, your brother and companion in suffering, and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus. Sa isa pa pong version sa NLT, sabi po dito, I, John, am your brother and your partner suffering and in God's kingdom in his patient endurance to which Jesus calls us. I was exiled in the island of Patmos for preaching the word of God and for my testimony about Jesus. Ang pagbibigyan po natin ng pansin dito ay yung salitang patient endurance o yung sa Tagalog ay matiyagang pagtitiis, matagal na paghihintay ng Panginoong Jesus. At tulad po nun, tatapusin ng Diyos ang ginawa niya sa atin. Pero yung proseso po na ating pagdadaanan ay matagal. O katulad po nung lagi nating naririnig, sa pagpunta sa kalooban ng Panginoon ay hindi laging smooth yung dadaanan natin. Sa ating mga panalangin ay hindi agad tinutugon ng Panginoon dahil tinuturoan niya tayong magtiis. Hindi agad natin nakikita yung katuparan ng pangako ng Panginoon dahil tinuturuan niya po tayo sa pagtitiis. At minsan sa ating paglilingkod sa Panginoon, pag meron tayong
ipinapanalangin o meron tayong mga Bible study o discipleship, hindi agad nakikita yung pag-unlad dahil meron din itinuturo sa atin ng Panginoon. Sabi po sa 2 Timothy, marami pong ibig sabihin ng pagtitiis at maraming mga verse na ibinibigay patungkol doon, pero isa-isahin po natin iyon. Una po sa 2 Timothy, verse 2, chapter 11 to 13. Naulit ko po, sa ikalawang Timoteo, verse 2, chapter 2, verse 11 to 13. Sabi po dito, verse 11, totoo ang kasabihan, kung mamatay tayong kasama niya, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung magtitiis tayo, 12, maghahari rin tayong kasama niya. Kung itatakwil natin siya, itatakwil din niya tayo. So malinaw po dito na kung ano yung magiging resulta ng pagtitiis natin, ay maghahari tayong kasama ng Panginoon. At sa verse 13 po ay, lagi natin itong naririnig sa mga preaching o sa iba pang paraan, at minsan nami-misunderstood yung salitang ito. Sabi po dito, kung hindi man tayo tapat, mananatili siyang tapat dahil hindi niya maikakaila ang kanyang sarili. He's unchanging God. At minsan nagiging thinking po sa ilan sa atin na kahit hindi tayo maging tapat, okay lang dahil tapat ang Panginoon. Pero hindi po, dahil ang pagiging faithful ay nature ng Panginoon, at tinuturo lang sa atin na sa kung ano man yung gawin natin ay patuloy ang Panginoon. Hindi siya nagbabago sa kanyang mga sinasabi. Pero hindi po binibigyan dito ng tuon na okay lang na hindi tayo maging tapat. Lipat tayo po sa 1 Peter verse 1. Chapter 6 to 7. 1 Peter chapter 1 verse 6 to 7. Sabi po dito, dahil dito dapat kayong magalak sa kabila ng iba't ibang pagsubok, dahil ang mga pagsubok na ito ay panandalian lang at dapat niyong maranasan, para masubukan kung talagang tunay ang pananampalataya nyo katulad ng ginto. Sinusubok ito sa apoy para malaman kung tunay o hindi. Pero mas mahalaga ang pananampalataya natin kaysa sa ginto na nawawala. Kaya kapag napatunayan ang tunay na pananampalataya nyo, papupurihan kayo at pararangalan pagdating ni Jesucristo. Sabi po sa 6, magalak tayo sa iba't ibang pagsubok dahil ito ay panandalian lang. Sabi po, di ba po, minsan dumadating tayo na maabot ng taon yung pagsubok natin o pagtitiis. Pero sabi dito ay panandalian lang kung i-compare natin siya sa buhay na walang hanggan na naalay sa atin ng Panginoon. Tulad nung binasa natin kanina, yung pagtitiis ay resulta, ang magiging resulta yon ay makasama natin ng Panginoon magpakailanman. Kaya ano yung ko-compare natin sa pagtitiis natin dito sa kayang ibigay sa atin ng Panginoon. May kalwalhati ang nag-iintay sa atin sa kabila ng ating pagtitiis. At sa Romans chapter 8, verse 18. Sabi po dito, Romans chapter 8 verse 18, para sa akin ang paghihirap sa buhay na ito ay hindi maihahambing sa napakagandang kalagayan na mapapasa sa atin balang araw. Diba, no match dun sa mararanasan natin o yung magiging resulta ng ating pagtitiis na binigay sa atin ng Panginoon. Dahil sabi dito, yung napakagandang kalagayan na mapapasa sa atin po balang araw. So hindi siya maikukumpara sa nararanasan natin dito sa mundo. At sa 2 Corinthians verse chapter 4 verse 15. Second Corinthians chapter 4 verse 15. Ang lahat ng paghihirap namin ay para sa inyong ikabubuti,
para lalo pang dumami ang tumanggap ng biyaya ng Diyos. At habang dumarami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos, dumarami rin ang nagpapasalamat sa Kanya. At dahil dito, ay mapupuri siya. So yung pagtitiis natin ay hindi lang para sa sarili nating pakinabang. Sabi po dito ay para din sa iba. Di ba po, yung para sa ikabubuti nila at para lalo pang dumami ang tumatanggap ng biyaya ng Diyos. Kaya hindi lang lagi sa ating benefit yung ginagawa natin para sa Panginoon, kundi para din sa iba. At nagiging maganda rin po ang resulta nito. At tuloy po natin, sabi sa 16 to 18, iyan ang dahilan kung bakit hindi kami pinanghihinaan ng loob kahit unti-unting humihina ang aming katawan. Patuloy namang lumalakas ang aming espiritu. 17, sapagkat ang mga paghihirap na dinadanas namin sa mundong ito ay panandalian lamang at hindi naman ganoong mabigat, at dahil sa aming mga paghihirap ay inihahandang gantimpala ng Diyos para sa amin na manatili magpakailanman at hindi mapapantayan. Kaya naman, pinapahalagahan ang mga bagay na hindi nakikita sa mundong ito, kundi ang mga bagay na hindi nakikita, sapagkat ang mga bagay na nakikita ay panandalian lamang, pero mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yung po, sabi ito, bahagya at panandalian lamang ang ating mga nararanasan sa mundong ito. Dahil mas matagal yung buhay na ibinigay sa atin ng Panginoon o yung kanyang ipinagkaloob, mas matagal yung buhay na walang hanggan kaysa sa pagtitiis natin sa mundong ito. Malinaw na malinaw po sa ating mga binasa na kung ano yung nagiging resulta o kung gaano ba tayo katagal mag-iintay o magtitiis sa mga pagsubok sa ating buhay, at hindi nagkulang na ipaalala sa atin sa mga verse pa lang po na binasa natin, hindi nagkulang na ipaalala sa atin na magpatuloy lang tayo sa pagtitiis, dahil hindi lang ito nagkakaroon ng resulta sa ating sarili, kundi pati sa ating mga nakapaligid sa atin o yung nasasakupan natin, nagkakaroon din ng magandang resulta sa pagtitiis natin o pag tayo ay may pinapanalangin, pinupuntahang Bible study, iilan man, pero hindi yun nawawalang saysay, kundi nagkakaroon ng resulta. Magfo-focus lang tayo po sa patient endurance ng Panginoon. Sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8. Sabi po dito, Philippians chapter 2, verse 5 to 8, isa-isayin po natin to, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. Ulit po, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw niyo. So dahil sa Panginoong Jesus, ang pagtitiis na ito ay dahil sa Diyos, hindi sa atin. 6, kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sabi po, hindi itinuring ng Panginoon ang pagiging kapantay niya. Di ba po, yung Kanyang patience, di ba po, hinayaan niya na Kanyang anak o siya na ang anak ng Panginoon na mapunta sa sinapupunan ng isang tao. At yung pag-iintay, hindi po basta-basta yun. Nag-iintay ng Diyos sa proseso. At hindi niya ginamit yung Kanyang pagka-Diyos para alisan yung ganong pagkakataon, pero hinayaan niya ng Kanyang Ama para sa atin. Kaya tayo po ay wala tayong dapat na ipagkaila o dapat na maging dahilan para takasan natin yung pag-iintay na ibinigay sa atin ng Panginoon. Papatuloy po tayo sa 6, ay sa 7, sa halip binaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siya tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan at maging kamatayan sa krus. So yung proseso po na pinagdaanan ng Kanyang anak ay hindi naging madali.
Di ba po, tayo sa ating human nature, galing sa egg cell at sperm cell, ay mula sa maliit na bubuo tayo sa tiyan ng ating mga magulang. At dumadaan tayo sa matagal na proseso. Pero ang Panginoon, baliktad po ang nangyari sa Kanya. Mula sa pinaka, sa Kanyang kadakilaan, siya po ay malaki. At lumiit siya at pumasok sa isang, sa sinapupunan ng isang tao. Hindi yun madali para sa Panginoon. Di ba po? Pero ginawa niyang posible iyon para sa atin. Di ba yung temptation po ng Panginoon, nung temptation ni Satan sa Panginoon, nung inuutusan siya na gawing tinapay ang bato, kaya yung gawin ng Panginoon, pero naghihintay siya ng proseso o hindi siya kumikilos basta-basta. Dahil lahat po ay nasa proseso, maging sa ating paghihintay. Kung nagawa natin, nagawa ng Panginoon ang bagay na iyon, ay magagawa din natin yon. Dahil sa ating paghihintay po, di ba, sa loob ng ilang taon dito ng Panginoon, ay nag-intay siya ng 30 years para makapag-ministeryo. Hindi agad-agad ibinigay sa kanya o hindi agad nangyari ang lahat, kundi dumaan muna sa proseso ang Panginoon upang maging halimbawa sa atin na tayo sa ating buhay ay dadaan din tayo sa ganoon, hindi man sa katulad nung sa Panginoon, kundi magiging halimbawa ang Panginoon sa atin na dadaan din tayo sa proseso at makakayanan din natin ito. Di ba po, sa sinapupunan ng isang babae ay hindi naman niya inutusan na tumubo na ang agad ang aking kamay, lumaki na agad ang aking katawan, o hindi niya inutusan na lahat ng bagay ay mapadali, kundi ipinakita sa atin ng Panginoon na meron tayong mga pagdadaan ng pagtitiis, pero sa pagtitiis na iyon ay merong magandang resulta tayong makukuha. At salamat sa Panginoon, tulad po ng aking sinabi, ay hindi pahihintulutan ng Panginoon o hindi niya hayaang maranasan natin ang isang bagay na hindi niya nagawa o naituro sa atin. Dahil ang Panginoon ay ating isang magandang halimbawa sa buhay ng bawat isa sa atin. At yung pagiging halimbawa niya po ay yun yung nagtuturo sa atin na posible nating gawin ang lahat ng bagay sa tulong at biyaya ng Panginoon. Posible sa ating magtiis ng matagal dahil nagawa ito ng Panginoon. Posible na mapagdaanan natin ang isang bagay o mga pagsubok, ang mga temptation, dahil naipakita sa atin na nadaanan ito ng Panginoon at napagtagumpayan niya ito. Kaya sa atin po ngayong umaga, sa ating mga binasa, sa ating pagtitiis, hindi nagkulang ang Panginoon para ipaalala sa atin na kaya natin ito. At sa umagang ito, isang paalala to sa atin na lahat ay magagawa natin sa tulong at biyaya ng Panginoon. Alam natin, bawat isa yan po na salitang yan, na kaya natin sa tulong ng biyaya at Panginoon, pero ipinapakita sa atin na may mga pinagdaanan din ng Panginoon sa kanyang pagkakatawang tao sa mundong ito, na dumaan din po talaga siya sa proseso. Doon pa lang sa bago siya isilang sa mundong ito ay naipakita na na meron siyang ipinagdaanan, yun yung sa sinapupunan ng ni Maria, na hindi naging madali. Diba, ibinigay siya sa atin, sabi sa John 1:1, ang salita ay Diyos. Nauna pa lang kasama na natin ng Diyos. At sa 1:14 ay naging katawang tao upang makasama natin ang Panginoon at upang tulungan tayo. At hindi lang yon, hindi siya naging madali o yung paisi-isi lang nung nasa mundong ito. Pero dumaan sa pagtitiis ang Panginoon dahil magiging example to sa atin. Magiging halimbawa ito sa atin na kaya din nating pagtagumpayan. At salamat sa Panginoon sa mga nabasa nating salita ay hindi nagkulang ang Panginoon, katulad nga po ng sinabi ko kanina. Kailangan lang nating gawin ay mag-focus tayo sa endurance or sa patience endurance ng Panginoon upang makapagpatuloy tayo. Dahil gaano ba katagal yung ating mga pagtitiis? Gaano po ba katagal yung ating mga panalangin na hindi pa nadidinggin ng Panginoon? Di ba po, sa kanyang
ang kadakilaan sa kanyang mga ginawa ay wala tayong maidadahilan upang tayo ay tumigil sa paglilingkod o tayo ay magreklamo sa ating pagtitiis dahil ang lahat ng bagay ay naging posible at ipinakita sa atin ng Panginoon, naging halimbawa po siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya't magpatuloy tayo sa Panginoon, patuloy tayo na lumakad sa kanyang kalooban at ang ating buhay sa mundong ito ay meron po talagang pagtitiis. Hindi tayo binigyan ng pangako ng Panginoon na sa ating buhay Kristiyano ay magiging smooth lang o wala tayong pagdadaan ng mahirap, kundi ang pangako sa atin ng Panginoon ay sasamahan tayo at patuloy tayo na tutulungan ng Panginoon sa mga mahihirap nating pagdadaanan, ay patuloy tayong mauhubog ng Panginoon at tuturuan niya tayo hanggang sa makarating tayo sa kanyang kalooban. Dahil ang kalooban ng Panginoon, hindi niya basta na lang ibinibigay sa atin na ito yung kalooban ko sa inyo, kundi process ang pagbigay ng Panginoon sa atin ng kanyang kalooban. Dahil para pag nandun na tayo sa tagpong iyon ay alam na natin kung ano yung ating dapat gagawin. Dahil baka kung hindi tayo naturuan ng Panginoon ay konting pagdaanan lang natin ay babagsak na tayo. Kundi hindi nagkulang ang Panginoon para turuan tayo sa ating mga pinagdadaanan sa ating buhay. Kaya salamat sa Panginoon sa mga maliliit na problema, sa malalaki ay nabubuo yun. At yun yung nagiging shield natin sa mga itinatama sa atin ng kaaway. Sa mga kahit hindi natin napapansin na iyon ay binibigay sa atin ng Panginoon o napagdadaanan natin sa mga maliliit na bagay, ay nabubuo po yun, katulad ng sinabi ko, at nagiging pananggalang natin sa kaaway. Kaya salamat sa Panginoon, patuloy tayo sa Panginoon ngayong umagang ito. Yun ang mensahe natin, mensahe ng Diyos para sa atin, na tayo ay mag-focus sa patient endurance ng Panginoon at sa ganoong paraan ay tayo po ay tutulungan ng Panginoon na mapagtagumpayan ang lahat ng bagay. Tayo po'y manalangin. Hallelujah. Maraming salamat sa inyo, Panginoon, sa inyong kabutihan, sa inyong kadakilaan, Panginoon. Hindi kayo nagkulang, Panginoon. Ipaalala sa amin ang lahat ng bagay, Panginoon, nang gagaling sa inyo, Panginoon. At ang inyong mga salita, Panginoon, na hindi aksidenteng na isulat dito para sa walang bagay, Panginoon, kung hindi kayo, Panginoon, ang naglagay, Panginoon, ng mga salitang ito, Panginoon, upang ipaalala sa amin na sa aming mga pagtitiis, Panginoon, sa aming mga pinagdadaanan, nariyan kayo, Panginoon. At ang inyong pagtuturo sa amin, Panginoon, hindi nyo ginamit ang inyong pagka-Diyos, Panginoon, upang lampasan ang mga bagay na mahihirap, Panginoon, na inyong pinagdaanan, Panginoon, kahit na sa inyong kadakilaan, Panginoon, kaya nyong gawin o kaya nyong mapabilis ang lahat ng bagay, Panginoon. Pero tinuturuan nyo kami, Panginoon, na dadaan kami sa proseso, Panginoon. At sa prosesong ito, Panginoon, hindi magiging madali ang lahat ng bagay, Panginoon. Pero tiyak ang inyong salita, Panginoon, na tutulungan nyo kami, Panginoon. Basta't patuloy kaming tumingin sa inyo, Panginoon. Maging ang pagtitiis nyo sa amin, Panginoon. Kahit na kami, Panginoon, ay nakakapaglingkod sa inyo, meron pa rin kayong pinagtitiisan sa amin, Panginoon. Meron pa rin kaming nagagawa, Panginoon, na lumalabas, Panginoon, o yung ang nature nyo, Panginoon, ay patuloy nandoon, Panginoon. Kaya't maraming salamat sa inyo, Panginoon. Niling namin ang inyong paggabay, Panginoon. Patuloy nyo kaming turuan sa bawat araw ng aming buhay, Panginoon. Sa aming mga nilalakaran, Panginoon, patuloy na pagsaman nyo ang aming hinihiling, Panginoon. Alam namin na nakikita nyo kami, Panginoon. Maraming salamat sa mga problema, Panginoon, sa mga pagsubok, Panginoon, na humuhubog sa bawat isa sa amin at sa umagang ito, Panginoon. Maraming salamat sa mga nakinig ng inyong salita. Palain nyo po sila higit sa kanilang inaasahan at sa araw na ito, Panginoon. Ialay namin, Panginoon, ang araw na ito para sa inyo, Panginoon.
Nalugod kayo, Panginoon, sa aming bawat na ginagawa, Panginoon, sa aming mga sinasabi, sa aming mga kinikilos, Panginoon. Samahan niyo po, Panginoon, ang mga gawain, Panginoon, na itinataas ang inyong pangalan. Maraming salamat sa inyo, Panginoon. Nabalik po namin sa inyo, Panginoon, ang pinakamataas na pagsamba. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan. Salamat sa inyo, Panginoon. Kayo po ang mapapurihan. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po sa bawat isa. Magandang umaga po sa inyo.